Wow! What is this? Parang I decided na sa newborn na stage ni baby, ito muna yung gagamitin namin. This is for baby Kyra. Yes, baby Kyra. This will be... Andiyan si baby. Mommy Doc, and welcome back to my channel. So, for today's video, mag-unboxing tayo and mag-assemble nito, ng gamit na to. I'm so excited kasi gagamitan namin to for baby Kyra, which is malapit na talaga. And of course, magagamit pa rin naman siya ni Feifei. So, bali pang dagdag siya dito sa room. And, sige, buksan muna natin kung ano to para malaman niyo. Nandyan lang yung mga kids, they're playing clay with their daddy. So, once in a while, may mga uulhot-ulhot. Kasi sila, excited din silang buksan to. Sobrang bilis ng delivery. Nabili ko to sa Shopee. Sobrang bilis niya talaga. Kasi, parang ina-expect ko, parang less than 1 week, dumating na kaagad dito sa amin. Akala ko, pina-early ko nga bili. Kasi akala ko, matatagalan siya. Wow! What is this? So, it's a... bassinet or a baby crib. Baby crib yung pangalan niya dito. Pero yung bassinet, it's a bedside. Parang bedside siya na crib. Na maliit lang. So, parang bassinet siya. Kasi with the situation nga namin ngayon, magtatatlo na kami. Tapos si Ellie nag-share sa amin sa bed dito. Tapos si Feifei sa kanya yung crib na parang ginawa na namin toddler bed. Parang I decided na sa newborn na stage ni baby, ito muna yung gagamitin namin. Nung pinili ko to or binili ko to sa Shopee, talagang yun ang hinanap ko. Especially with the comments, sa mga reviews ng mga mommies, na space saver siya. Maliit lang siya. Ang goal ko kasi is matabi ko lang dito sa bed. May part siya na pwedeng co-sleep. Co-sleep siya. O ibig sabihin, ma-open mo one side, pero parang katabi lang siya sa bed natin. Tapos may mga iba't ibang feature siya. Kasi madami namang klase ng ganito, ba? Diba? So ito yung binili ko. Now, I'll give you the link if magustuhan nyo siya. Nang this is worth parang 5,999 nung nabili ko to. Kasi madami sila, madami. Pero ito yung parang pagka-assess ko na sa durability niya. Based lang lahat yan sa review ha. Kasi gagamitin ko pa lang naman to. And also, na ano siya, worth it for its price. Tapos, andun yung mga gusto kong mga features niya. Kasi ito, pwede siya para maging duyan. Let's see. Let's unbox this one. Ito sa yung box. Tapos, yeah, nung kinuha siya namin sa box, may ano siya, may bag siya. Isa sa mga feature niya nung binili ko to, it's portable daw. So, pwede niyo siyang madala if magka-travel kayo, ganun. Pero honestly, mabigat siya. Ah, kaya lang. Feeling ko kaya niya siya dalhin if may car kayo or ano, tawag nito ng mga family trip na matagal talaga. Sorry. It's the entire bassinet. Wow. Ang ganda niya. And the first item is this one. Sige, lagay mo lang dad out sa isa-isa lang. Pang exercise. Ah, yan. May kasama na siyang foam. Ironing pad. No, it's yung sa bed yan, ng bassinet. Ito na guys, papunta na tayo sa good part. Ang buong bassinet. We need that. Tires. Ah, tires, yeah. Kasi magalaw mo nga siya. Tapos, bandage, yung kaso masugatan ka. No. For the, ano yan, for the belt. Kasi yung mga ibang bassinet na nakita ko, wala siya ng foam na kasama, kaya mas mura. So, ito, may ilang inch na siya na foam. 2 inch ata to. Tapos maganda na rin yung cloth niya, yung ito. Tapos ito siya yung kulay na pinili ko. Parang isa lang ata to. Parang wood siya. Pero ano to? Stainless steel. So talagang sabi nila durable talaga yung mga nakagamit na. Wow! Very... Ay! Ang nice naman kasi hindi na talaga kailangan ng screw. This is for baby Kyra. Yes, baby Kyra. This will be... Baby Kyra will sleep here. Baby. Ah, okay. Sorry, mommy's wrong. Okay.
Pero tama na yun. Design okay. Siya ang ganito. Give me the other meals. Makabalis ka lang sa bagay mo. Yan. Need mo na i-secure like this one. Nilagay namin kasi ito siya yung sa ilalim na part ata. Tapos, need mo siya lagyan kaagad ng wheels. Kasi, para mas stable siya kapag nagsiset up ka. Push down. I cannot push down. Ayun. Yan! Push down lang talaga. Next. Yan. You need to set up. Yung sineset up ngayon ni Daddy, yan yung sa baba. Yung sa baba ng bassinet. Parang mga lagayan, yan. Hindi ko pwede na natutuan. Okay, he wants to help. Bali, may lagayan siya sa ilalim. For the diapers. Then, ito yung nagandahan ko, kaya pinili ko to kasi may nakatahi na around it, na, parang ito, parang foam siya, may foam siya na konti, tapos ito nga yung higaan, nilagay na lang namin. Tapos, kapag gusto mo siyang itabi sa bed, yan, gagawlawin mo lang yan. Yan, tapos kukunin mo lang to, pwede mo tong makuha daw. Yan, kukunin mo lang yung stick, tabi na siya sa'yo sa bed. Tapos, pwedeng ma-adjust. Ma-adjust dad ang height. This is level 1. Doon na si Feife. Yan, hanggang ganyan siya kataas. If you want. Pero pwede na siya sa baby. Tapos, pwede siya kay Faye. Yan, sabi na 1 to 3 years old. Or 10 kilograms dad, no? Nakasulat. To 20 nga ata. Saan makasulat? Ah, andun siguro sa feature ng ano. Pape Ellie, you cannot go there. Kilograms. Ah, to 15. So, 1 to 15 kilograms. So, pwedeng-pwede pa si Faye. Kasi si Faye is 10 kilograms. Si Ellie, hindi na. 20 na yan. Tapos, ma-adjust mo siya yung height. 1, 2, 3. Adjust natin, dad. Kung hanggang gano'ng kataas. Yun lang, i-hold mo lang to. Sobrang bilis lang talaga. Sa pa, dad. Ang pinakamataas niya, dad. Wait lang. Ang pinakamataas ay hindi matatapos kung ganyan. Hanggang 5. Tapos, nakalak na siya, no? Yan! If you want, na parang duyan siya, sige, daddy will set it back up. Yung duyan kasi is, imu-move mo lang yung wheels paakyat. If gusto mo siyang gawing duyan, yung wheels niya, pull. Hindi, okay ta. Pull down and side. Ayan. So, ganyan na siya yung mukha niya. Sa ka-other side, dad. Gawin natin. Tingnan natin if magduyan nga. You lie down. Swish. Ayan. Duyan na siya. Yan lang siya. Yan lang ang pagduyan niya. Hindi sobrang lakas. Pwede mo malakas yun, ha? Ay. Ang ganda niya. Super. And it really looks matibay. Yun yung palagi nilang comment. Looks matibay daw talaga. And worth it for its price. Aesthetic, sobrang ganda. Kulay niya nga, na-perfect din dito sa room namin. Gray and brown. Ah, nag-enjoy na. Pero for baby, Kyra to. So, yung ito naman, yung ito, may kasama siya kasing parang belt. It's a fixing belt kapag itatabi mo na siya sa bed. Yan. I'll show you the pictures na lang. Safety belt siya, mami. Safety belt? Mm-hmm. Oo. Center ang pangkaligtasan. Yan. Kita ba? Ipifix mo to sa belt, sa bed, ipifix mo to sa bed, saka dikit sa kanya sa bassinet or sa baby crib. Andiyan si baby.
agree with this one. As in, this is a Shopee boodle. Pero honestly, talagang, ano, yun yung parang pinag-usapan namin ni Daddy na mag-fit nga dito sa room namin. Na with coming baby Kyra, kasi for 1 month na lang talaga. I recommend it. Yes, you will try if you're a first-time mom or kailangan yung magdagdag ng pangtulugan para kay baby, safe na tulugan for baby, para at least separate pa rin siya sa inyo. Tapos yun nga. Ito naman kasi magagamit mo naman siya hanggang 15 kilograms si baby. Kakita nyo kanina, di ba? Kasya pa nga pati si Faye, na mataas-taas konti si Faye. Yun. Tapos, if you want that, it will parang co-sleep siya, katabi siya sa bed nyo. Gusto na niya, mami. Patulog ka. Oh, yes, she will sleep here daw. Papagamit pa muna namin kay Faye. Wait lang. Go, go. Where's your pochin? Wala siya talaga. Hulok ko. Kasya pa kasi talaga. Yan na, natulog na siya. Tapos yun nga, may duyan na siya. I really recommend it. Yun nga. Talagang for your baby, if ano pa siya, newborn pa, until ganito kalaki kay Faye. Faye is already mag-be 15, 16 months na. Yun, mag 18 months na nga pala. 1.5. So, kasya pa siya. Talagang tamang-tama lang, head to feet na yung ito, yung height ng crib para sa kanya, yung length ng baby crib na to sa kanya. Pero, kaya siya, durable siya, it looks durable. Syempre, hindi ko pa naman masasabi kasi hindi ko pa siya ginagamit. Malalaman natin yan as I used it. If you're following me sa vlog, makikita nyo rin naman kung ginagamit ko pa siya. Tapos, yun nga, ma-adjust mo siya, very convenient sa way ng pag-take care nyo sa baby. If you want, katabi siya sa bed mo. If especially nagbe-breastfeed ka na time at ayaw mo siyang tawag nito na sa bed, ilalagay talaga si baby kasi you want yung safe nga. Safe pa rin yung mahigaan ni baby. This is a perfect na alternative for cribs na not like this one. This one kasi binili namin for Faye, diba? So ito talaga yung crib na tinabi namin sa bed. Pero ito naman, yung maganda kasi sa kanya, it's a toddler bed. So may adjustment siya hanggang paglaki talaga. Si Ellie natutulog rin dito. So, kaya siya hanggang paglaki nila. Yun. So, yan. Sobrang ganda. I'm very happy with this boodle. Check this out, mommy. Ba, lagay niyo siya sa mga desisyon niyo if you want, if you'll have a baby. Kasi sobrang, mommy, so happy. Kyra, can you feel the happiness of mommy? Yan. I hope that you enjoyed yung ganito namin na parang pag-unboxing namin, parang na-stress kami ni Daddy kasi may mga babies na nanggugulo. I hope that you will like this one. Don't forget to subscribe to our channel and see you in the next one. Bye-bye!